May mga paniniwala at mga nagsasabi na kapag ang tao daw ay namatay at napunta sa langit, magiging anghel daw ang mga ito. May katotohanan ba patungkol dito? Yan po ang tatalakayin natin sa video na ito. Bago po ako magsimula, kung gusto niyo po pong mas maintindihan yung mga bagay patungkol po sa mga anghel, meron po akong ginawang video patungkol sa mga anghel. Yung link po nasa description po siya sa baba. Panoorin niyo na lang po para mas malinawan kayo patungkol po dito sa mga anghel. So balik po tayo sa topic. Marami pong mga tao ang may iba't ibang mga paniniwala patungkol po sa kung ano yung mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Ngayon dahil po sa iba't ibang mga paniniwala, marami mga tao ang nalilito patungkol po sa usapin na yan. Isang paniniwala na nga po ang pinaniniwalaan ng maraming tao na kapag namatay daw ang isang tao at napunta na siya sa langit, magiging anghel na siya. Lalo daw yung mga batang namatay na. Actually, yan po yung paniniwala ko nung bata pa po ako, nung hindi ko pa po alam yung mga patungkol sa Bible. Once na namatay tayo at napunta tayo sa langit, magkakaroon tayo ng mga pakpak at magkakaroon tayo ng mga halo sa ulo natin at lilipad-lipad tayo dun sa langit ng mga nakaputi. So yun po yung paniniwala at imagination ko nung ako ay bata. At alam ko marami rin po sa inyo na may mga ganyang paniniwala dati or hanggang ngayon naniniwala po kayo na magiging anghel tayo pagdating natin sa langit. So saan ba natin nakuha yung idea na ito na tayo ay magiging mga anghel pag tayo ay nasa langit? Una po dyan, may mga religion or may mga katuruan po patungkol po dito sa bagay po na ito na magiging anghel daw po yung mga tao pagkatapos ng kamatayan. At hindi lang po yan, sa mga napapanood po natin, may mga napapanood po tayo na kapag namatay yung tao, right after death, napupunta sila sa langit at nagiging anghel sila. Sa mga cartoons, sa mga pelikula, at kahit sa mga binabasa rin natin, may mga nababasa tayong ganyan. Sa mga comics, may nababasa rin tayong mga ganyan. Pag nasa langit na, nagiging anghel. So dahil po doon, nagkaroon na tayo ng kaisipan na magiging anghel nga tayo pagdating natin sa langit. Which is, hindi naman po talaga ganun yung mangyayari. Yun po yung katotohanan. Hindi po tayo magiging anghel pagdating po natin sa langit. Yan po yung sagot po natin dyan. So sa mga matagal na po na nanonood po dito po sa channel po na ito, alam nyo na po yan na hindi tayo magiging anghel pag tayo po ay namatay na. Dahil maraming beses ko na pong tinatalakay ito at maraming beses ko na po sinasabi sa inyo kung ano yung mangyayari sa tao pagkatapos po ng kamatayan. So alam na alam po natin yan, hindi po tayo magiging anghel pagdating po natin sa langit. So talakayin muna natin saglit, ano ba yung mga anghel? Ang mga anghel po ay nilikha rin po ito ng Diyos, tulad po natin. At meron silang misyon at trabaho na ginagawa upang maganap ang plano ng Diyos sa sangkatauhan at higit sa lahat ang kaligtasan ng marami. So malaki po yung papel ng anghel upang maganap ang kalooban ng Diyos. At higit sa lahat pagdating ng katapusan, gagamitin sila ng Diyos. Hebrews chapter 1 verse 14, ano ang mga anghel kung ganoon? Sila yung mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga magkakamit ng kaligtasan. So malinaw po, ang mga anghel po ay espirito, hindi po sila katulad po natin. At the same time po, naglilingkod po sila sa Diyos. At pinaglilingkuran din po nila yung mga tao. Kung babasahin po natin sa Bible, maraming beses po na nagpakita ang mga anghel sa mga lingkod ng Diyos at mga propeta. Ngayon, wala po tayong mababasa sa Bible or kung ano man po na sinasabi na ang mga anghel ay dating tao. At ang mga tao ay magiging anghel pagdating ng panahon. Bakit po? Dahil unang-una po sa lahat, iba po ang pagkakalikha ng Diyos sa tao at iba yung pagkakalikha ng Diyos sa mga anghel. Magkaiba po yan. So once po na namatay na ang isang tao, pag siya po ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang kaluluwa niya po, yan po ang mapupunta po sa langit. Kung sino po siya, siya pa rin po yun. At hinding-hindi po siya magta-transform pagdating po doon sa langit. Kung sino po yung namatay na yon, siya pa rin po yun. Yung kaluluwa niya po, mapupunta na po doon sa piling ng Diyos. Ang sabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 6-8, kaya't laging malakas ang aming loob. Alam naming habang kami narito pa sa mga katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. So, napakaliwanag po ng sinabi ni Apostol Pablo, maiiwan po yung katawan natin dito sa lupa, sa libingan po. Pero yung kaluluwa natin, pagdating po doon sa langit, makakapiling po natin yung Diyos. At wala pong sinabi po dito na yung kaluluwa natin magta-transform, mag-iiba, at magiging anghel. Yung kaluluwa po natin, kung ano po yan ngayon, yun po yung mapupunta doon sa langit at hindi po yan mababago. Ngayon po, tayo pong mga tao, binubuo po tayo ng physical na katawan, espirito at kaluluwa. Pero ang mga anghel po, sila po ay mga espirito lamang po. Tulad nga po sa binasa po natin. So yan po yung pinagkaiba ng mga anghel
sa ating mga tao. Sila po mga espiritu lamang po sila. Bukod po dyan, ang mga anghel po, matagal na po sila nag-i-exist. Bago pa po tayo likhain ng Diyos, na andyan na po yung mga anghel. Nilikha na po yan ng ating Diyos. Kumbaga, kasakasama na ng Diyos ang mga anghel bago pa po tayo likhain. Ngayon, kung hindi pala tayo magiging anghel pagdating sa langit, magiging ano tayo? Maaring yung iba na-disappoint kasi maaring gusto nila maging anghel pagdating sa langit. So ulitin ko lang po mga kapatid, pag tayo po namatay at napunta po tayo sa piling ng Diyos, magiging glorified body na po tayo. So ibig sabihin, katawang pang langit na po, hindi na po katawang panlupa. So pagdating po natin sa langit, magkakakilala pa rin po tayo, hindi po tayo magbabagong anyo, hindi tayo magiging anghel o kung ano paman. Marerecognize pa po natin ang bawat isa. At ang nagpapatunay po dyan is nung nagpakita po kina Peter, James, and John itong si Elijah at si Moses. Nung time po na nagbagong anyo ang Panginoong Jesucristo dito sa Mount of Transfiguration. Okay, alam naman po natin na matagal lang namatay si Elijah at si Moses, panahon pa po ng Old Testament. Pero nagpakita po kina Peter, James, and John itong dalawa na ito. At narecognize po nila, yun po, take note, narecognize nila, nakilala nila na ito si Elijah at si Moses. So ibig sabihin, hindi po sila naging anghel. Dahil sila mismo yon, kung sino si Elijah at Moses. Glorified body na nga lang po sila. At ganoon din po sa ating Panginoong Jesucristo. Nung siya po ay nabuhay na magmuli, naging glorified body na rin po siya. Hindi na po siya apektado ng time, space, and matter. May mga nagsasabi po na nasa Bible daw at sinabi raw ng Panginoong Jesucristo na ang mga tao kapag namatay, magiging anghel daw po kapag nasa langit. At mababasa po natin yan sa Matthew chapter 22, verse 30. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. So mga kapatid, mali po ang interpretation po nila dito sa verse na ito. Kung sino man po nagsabi na ito yung verse na sinasabi na magiging anghel daw tayo pagdating sa langit. Ang sabi ng Panginoong Jesus, malinaw, magiging tulad tayo ng mga anghel pagdating sa langit. Kasi ang konteksto po nito, sinusubok ko yung Panginoon nun, kaya may mga nagtatanong sa Kanya. At patungkol po ito sa pag-aasawa. Ngayon, ang ibig sabihin lang po nito, na magiging tulad tayo ng mga anghel, hindi na tayo mag-aasawa pagdating sa langit, tulad ng mga anghel. Ang mga anghel po kasi, hindi sila dumadami sa pamamagitan ng sex o sa pamamagitan ng pag-aasawa. Pero ang mga tao, kailangan mag-asawa para dumami. Pag nasa lupa po tayo. Pero pagdating po doon sa langit, tulad ng mga anghel, wala na pong pag-aasawa. Yun lang po yung ibig sabihin nun. Hindi po magiging anghel yung mga tao. Bagamat hindi po tayo magiging mga anghel pagdating po sa langit, pero meron naman po tayong ilang mga similarities or kapareho dito po sa mga anghel. Halimbawa na nga lang po is pareho po tayong nilikha ng Diyos. Pareho po tayong nanggaling sa Diyos. Yan po yung isa sa pagkakapareho natin. So nilikha rin po sila ng Diyos. Hindi po sila eternal. Katulad ng Diyos na walang pinagmulan. May pinagmulan din po sila. Pero nauna nga lang po sila kaysa sa atin. Meron din po silang wisdom or talino na ginagamit po ang mga anghel tulad nating mga tao. Meron din po silang emosyon tulad po natin. Nagagalit po tayo, nalulungkot po tayo, nagiging masaya tayo, at kung ano-ano po pong mga emosyon na meron ng isang tao. Meron din pong free will yung mga anghel. At ang patunay po dyan is nung panahon po na nagrebelde si Lucifer sa ating Panginoong Diyos. Sa mga hindi pa po nakakaalam, si Lucifer po ay dating anghel. Bago pa po likhain ng mundong ito, nandito na po sila. At napakagandang anghel po nito ni Lucifer noong panahon po na yon. Anong dahilan kung bakit sila binagsak ng Diyos? Free will. Meron silang sariling pasya kung bakit sila binagsak ng Diyos. At ganyan din yung nangyari kay Eva at Adan. Ang nagpabagsak sa kanila is free will din. So sa atin din, sa ating lahat, lahat po tayo may sariling pasya. At the same time po, pare-pareho po tayo na nagpupuri po sa Diyos. So kung nagpupuri po tayo dito sa lupa, sa ating Diyos, pinupuri po natin siya, sinasamba po natin siya. Kung paano natin sinasamba yung Diyos, ganoon din po yung mga anghel. Sinasamba rin po ng mga anghel at pinupuri rin po ng mga anghel ang ating Diyos. Luke chapter 2 verse 13. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila ay nagpupuri sa Diyos at umaawit. Alam niyo ang pinakamaganda dito, pagdating natin sa langit, magkakaroon tayo ng collab or collaboration sa mga anghel at tayong mga tao at pupurihin natin sabay-sabay doon sa langit ang ating Panginoon. Tayong mga nilikha niya, magsasaya tayo sa langit kasama ang mga anghel. So habang nasa lupa po tayo mga kapatid, dapat marunong na tayo magpuri sa Panginoon. Dapat alam natin kung paano sasambahin yung Panginoon. Dapat dito pa lang sa lupa, pinapractice mo na yan kapatid. So bukod din po dyan, yung pagsiserve po na ginagawa ng mga anghel. Nakita po natin, nagsiserve po ang mga anghel. Meron po silang mga ministry na ginagawa para sa ating Diyos. At tayo rin po, nagsiserve din po tayo sa ating Diyos. Pinaglilingkuran din po natin yung Diyos tulad ng mga anghel.
Pero mga kapatid, bagamat pare-pareho tayo na naglilingkod sa ating Diyos, tayong mga tao na naglilingkod, sumunod at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, tinawag po tayo ng Diyos na kanyang mga anak. Basahin po natin itong Galatians 3 verse 26. Dahil sa inyong pagkakaisa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakasarap lang isipin, ikaw na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, nakipagkaisa ka sa Kanya, tinawag ka ng Diyos bilang anak Niya. Kapatid, nilinawin ko lang, hindi lahat anak ng Diyos. Sa binasa po natin dito, lahat lang ng nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo at nanampalataya sa Kanya, yun lang yung tinatawag ng Diyos na anak. So napakapalad mo na ikaw na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo dahil tinatawag ka ng Diyos bilang anak Niya. Sa lahat ng nilikha Niya, ikaw ang tinatawag niyang anak. Diba ang sarap isipin nun? Napakasarap sa makaramdam na tawagin ka ng Diyos na anak. At hindi lang po yan mga kapatid. Isa pa sa mga pinagkaiba natin sa ibang mga nilikha ng Diyos dito sa mundo at sa kalangitan, tayo pong mga tao nilikha Niya ayon sa Kanyang wangis. Genesis chapter 1 verse 26. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang mga tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kung iisipin mo mabuti, sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo lamang yung nilikha Niya ayon sa kanilang wangis. Kumbaga, napaka-espesyal natin sa ibang mga nilikha ng Diyos. At hindi lang yan, hiningahan tayo ng Diyos. Ang sabi dito sa Genesis chapter 2 verse 7, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao. Mula sa alabok, hiningahan Niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Pansin niyo mga kapatid, hindi Niya yung ginawa sa ibang mga nilikha Niya. Sa atin lang, hiningahan Niya tayo. At yung paghinga Niya sa atin, nangangahulugan Niya na napakalapit natin sa Kanya. Kapag huminga ang Diyos, ibig sabihin yan, malapit sa Kanyang ilong. Hindi malayo, hindi pwedeng malayo. Kung hihingahan ng Diyos ang tao, lalapit Niya yan sa Kanyang ilong. So ibig sabihin yan, nagpapatunay na malapit tayo sa ating Diyos. Isipin mo, hiningahan ka ng Diyos, nilapit ka Niya sa Kanyang ilong upang hingahan. Nagpapatunay yan na malapit ka sa ating Diyos. At hindi lang yan mga kapatid, tayo mga tao na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, binigyan Niya rin tayo ng pagkakataon na maging tagapagmana Niya. At diba isipin mo yon, tagapagmana tayo ng ating Ama. Ang sabi nga dito sa Galatians chapter 4 verse 7, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana Niya. Hindi lang po yan, sabi rin sa Romans chapter 8 verse 17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama Niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama Niya sa Kanyang kaluwalhatian. So kung titingnan mo lang mga kapatid, kung ano yung tingin sa atin ng Diyos at kung anong meron sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, tayo yung pinaka malapit sa Panginoong Diyos. Bakit? Dahil sa Panginoong Jesucristo. Napaka kakaiba natin sa ibang mga nilikha ng ating Diyos. Tandaan mo yan. At hindi tayo basta-basta. Napaka-espesyal natin sa ating Panginoong Diyos. So mga kapatid, nawa nga nalinawan kayo na tayo ay kakaiba sa lahat ng nilikha ng Diyos. At hindi tayo magiging anghel. Iba yung identity natin bilang mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo at mga anak Niya. Maaaring hindi pa natin alam kung ano talaga yung magiging anyo natin pagdating sa langit or magiging anuman ang itsura natin sa langit. Pero sinisugurado ko sa inyo, napakaganda na magiging anyo natin pagdating sa langit. Maaaring parang anghel o mas higit pa doon sa anghel. Kung hindi ka katangkaran dito sa lupa, baka sa langit, napakaganda na ng height mo. Kumbaga sa langit, pagdating natin doon, wala nang kapintasan. Perfecto na yung lahat. Napakaayos na dahil sa Panginoong Jesucristo. Salamat po mga kapatid sa inyong panonood. Nawa nga po, meron kayong natutunan. At magkita-kita po tayo sa susunod na video. Magpalain po kayo ng Diyos. Ingat po.